Hello, welcome back po sa ating financial literacy. I'm Coach Anadel, your financial educator. So nasa step 4 na po tayo ng ating claim method, how to claim our financial freedom. So sa step 1, natutunan po natin paano magplano. Step 2, natuto po tayo how to lead our money using abundance formula. Step 3, natuto tayo paano palaguin ang ating pera using rule of 72. At ngayon, pag-uusapan natin paano ba mag-invest ng tama using the solid financial foundation. Diba? Ito po yung pag-uusapan natin sa step 4. Bago po yan, gusto kong i-assess nyo po yung sarili ninyo kung saan na po ba yung current financial foundation na meron kayo ngayon. Ano ba yung current financial foundation na meron kayo, nasa letter A ba or letter B? Kung nasa letter A man, pag-uusapan natin kung paano ba natin na magawa yung from letter A to letter B, no? If you have the will, no? Kung willing po kayo matuto, dito po sa IMG, we will show you the way. So, yung pag-build po ng solid financial foundation ay gaya ng pagpapatayo ng bahay. So, wala naman po tayo nakita nagpatayo ng bahay na nauna yung bubong. Kasi kung mauuna yung bubong, walang susuporta po sa bubong. So, always, building wealth is like a building a house. We need to start from ground up. So, ang nangyayari po kasi, no, yung dahil natuto na tayo paano mag-invest, inuuna natin yung investment. Bago wala tayong healthcare, wala tayong insurance, madami tayong utang, wala din tayong investment, wala din tayong emergency fund. So yung tamang pag-invest po, no, yung tamang pag-invest bago po tayo ibuhos yung buong pera natin sa investment, kailangan magkaroon tayo ng healthcare. 'Di ba? Natutunan natin yan sa step number 1. Gaano kahalaga yung pagkakaroon ng healthcare, gaano kahalaga yung insurance. So, kailangan meron po muna tayong healthcare and insurance. Dapat, eliminate po muna natin yung utang natin kasi sa rule of 72, kung gaano po paano ba natin palaguin yung pera natin, ganun din po, no? Pwede natin i-apply yung rule of 72 kung gaano ba kabilis lalaki din yung utang natin. So, kailangan bayaran po muna natin yung utang natin bago po tayo mag-invest. At, pag nakabayad na po tayo ng utang, kailangan mag-build po tayo ng emergency fund para sa ganun, hindi ito ulit tayo babalik na magkaroon ng utang. Diba? Na-eliminate na natin yung utang natin dahil tapos kung wala po tayong emergency fund, babalik po tayo. Kaya napakahalaga na magkaroon din po tayo ng emergency fund. Kasi kung wala po tayong emergency fund, either magamit po natin yung investment natin, no? At babalik po tayo sa pangungutang. So last, bago po tayo pag nakapag-build na po tayo ng emergency fund, we are free to invest our extra money. Diba? Kasi nalaman po natin na kailangan po natin mag-invest din sa step number 1. Diba? Napakahalaga ng investment. Kasi ito po yung magiging source of income natin, pagtanda natin, pag hindi na natin kayang kumita ng pera. So, para mas mapabilis po natin yung mapondohan yung bawat investment, no? Yung kailangan natin ng health insurance, life insurance, para makabayad tayo mabilis ng utang natin at makapag-build tayo ng emergency fund, kailangan matuto tayong i-increase yung cash flow natin. So, there are two ways to increase our cash flow. First, increase your income. So, wag lang po tayong umasa sa isang source of income lang. Kung may bakante po tayo, maghanap po tayo ng second source of income. So, sa step 5, matututo po kayo kung paano nyo ba ma-increase yung cash flow ninyo using the IMG business. So, kung pagod na po kayo, no, reklamo nyo sa akin, o idadahilan nyo po sa akin, wala na kayong sapat na lakas to have another job, there is another way of increasing your cash flow is to lower your expenses. No, bawasan po natin yung gastos natin. I-track po natin yung expenses natin kung ano po ba yung pwede nating bawasan, di ba?
Money saved is money earned, sabi nga ni Chinkitan, di ba? So, yun po yung dapat natin gawin. Kung puro reklamo po yung maririnig sabihin niya sa akin na napakadali lang magsabi na bawasan yung expenses. Ito po, no, pakinggan po natin yung sinabi po ni Dan Locke. Sabi niya, poor people do what is easy. Easy to complain, easy to find excuse, diba? That's why their life is hard. So, yung mga mayayaman, they do what is hard, that's why their life is easy. So, again, i-build po natin ng tama yung ating financial foundation. Mag-invest po tayo ng tama. Huwag po tayong masyadong excited na ilagay lahat yung pera natin sa investment opportunity. Bago po yan, para kahit anong mang lindol, no, na dumating o anumang pagsubok na dumating sa ating buhay, yung bahay financial po natin ay matibay. Dahil ginawa po natin yung sumusunod na tamang pag-i-invest, no? We invest the right way. First, we invest in our healthcare. Pagkatapos, nag-invest din tayo ng life insurance. So, while building our wealth, we protect our family. And next, we eliminate our debts kasi ito po yung utang na to ay nagsisilbing anay, no? Na kumakain talaga, no? Naninira sa ating bahay financial kasi mabilis din lumaki yung utang natin kung hindi natin ito babayaran muna. So, kailangan din natin ng invest ng emergency fund para against sa crisis, no, financial crisis. Para sa ganun, hindi po natin magalaw yung investment natin. Kasi naalam naman natin dun sa step 2 paano gaano kahalaga po ng investment. Dun sa step 1, I mean, na pagtanda po natin, ito po yung source of income na meron tayo. Pagtanda natin dahil hindi na po natin kayang magtrabaho. So, napakahalaga po na matutunan natin yung tamang pag-invest. So, i-follow po natin tong step by step how to build a solid financial foundation para kahit anuman po yung dumating na crisis sa buhay natin, ay yung bahay financial po natin ay matibay. Diba? Inuulit ko. Ito po yung the right way to invest our hard-earned money. I hope itong solid financial foundation or step 4 ay nakatulong po sa inyo para paano nyo ba i-invest ng tama yung pera na kinikita po ninyo. So, pupunta na po tayo sa next step, sa step number 5. So, huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe para mapanood nyo po yung next step, yung last step. So, kung meron po kayong katanungan, just comment below or you can connect with me dito sa aking Gmail or FB. Always remember, sharing is caring. Thank you for watching. Bye!